pamanahunang pagsusulit, edukasyon sa pagpakatao. Okay, this is values and, diba? Okay, name, Pinoy, Liit. Subscribe kayo guys, subscribe and like, more videos like this to come. Uubusin ko to hanggang grade 6. Okay, panuto. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay wasto at mali kung di wasto. Isulat ang sagot sapat lang. Okay. Masaya kong tinatanggap ang aking pinsan sa aming tahanan. Dapat tinanggap na to. Masaya kong tinanggap ang aking pinsan. Wasto? Tama. Sinasabihan ni Mario ng masakit na salita ang kanilang kapitbahay na mahirap. Aba, hayop ni Mario. Mali yan. Nagtatago ako sa silid tulugan kapag may bisitang dumadalaw sa amin. Baka nahihiya lang, di ba? Pero, okay, mali naman. Dapat i-greet nyo. Mahiya ka, okay lang naman yun. Pinahihiram ko ng lapis ang kamag-aral kong walang lapis. You know what? This one depends. Pero, yeah, you should share pag may extra ka, diba? At ano ba naman problema ng isang kamag-aral na walang lapis na dala, diba? School yan eh. Okay, number 5. Tinutulungan ko ang aking kaklase kung nahihirapan siya sa mga gawaing pampaaralan. Oh, yan. Magaling yan. Tulungan kayo. Tama. Ang mga kalaro ko na mayayaman ang pinapapasok ko sa aming bahay. So, ibig sabihin, pag mahirap yung kalaro niya, hindi niya pinapapasok sa bahay niya. Mali. Ay, naku. So typical. Hinaharot ko ang kamag-aral ko na pilay dahil maiksi ang isang paa niya. Aba, ayok to. Mali. Okay, panuto. Isulat sa bilang 8 to 11 ang magagalang na pananalita. Sa test 1? Yun ba yun? Baka isulat sa bilang 8 to 11 magagalang na pananalita galing test 1. O baka imemention ng teacher. But anyway, magagalang na pananalita. Wala. So, kung galing dito, 1, 2, 3, tatlo lang. Okay, anyway, magbigay na lang tayo ng example. Magagaling na pananalita. Opo. Ayan, pasok yan. Po. Ano pa? Magagaling na pananalita. Padaan. Padaan. Wait. Padaan po. Parang similar sa excuse me po. Excuse me po. Diba? Ano pa mga magagalang na salita? Nag-greet ka, diba? Magandang umaga po. Umaga po. Lagyan talaga natin ang po ito. Ayan. Okay, moving on. Test 3. Basahin ang mga sitwasyon sa hanay A, piliin ang katumbas na magagalang na pananalita sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Okay, dito na lang natin ilagay. Wala kang baon. Hinatian ka ng iyong kamag-aral. Ano ang iyong sasabihin? Salamat, diba? Salamat, letter D. Nagpasalamat ang iyong kalaro sa pagtulong mo sa kanyang makatayo. Makatayo? Ano yan? Dahil nadapa siya. Pagtulong mo sa kanyang makatayo. Dahil nadapa siya. Ano ang iyong isasagot?
walang anuman, welcome, di ba? Welcome. Okay, walang anuman, letter A. Oh, ito na pala yung mga magagandang, magagalang na pananalita, ano? So, lagay mo lang dyan, oh. Okay, number 14. May mga batang nag-uusap sa tapat ng pinto ng inyong silid-aralan. Sorry. Lalabas ka ng inyong silid-aralan. Ano ang iyong sasabihin? Pakikiraan po, di ba? Pakikiraan. So, letter B. Parang sisi po, padaan. Ganon. 15. Binati ka ng iyong kaibigan ng magandang umaga. Ano ang iyong isasagot? Magandang umaga din. Siyempre, letter C. Okay, test 4. Piliin ang letra ng wastong sagot. Isulat ang sagot sa patlang. Okay. Nadapa ang kamag-aral mong si Red. Kaya nilapitan mo siya upang tulungan. Siyempre, tulungan. Dapat, joke lang, tulungan. Pero pag true friend yan, tawanan. Joke lang. Pero yes, guys, tulungan. Tawanan din tulungan. You know, diba, mga best friends. Nasunugan ng bahay ang isang mong kamag-aral. Ano ang gagawin mo? Pagtataba, tutuksohin ba ang sama niya? Bibigyan ko siya ng damit, bibigyan ko ng alas. I'm sure I prefer yan ang kaibigan mo, bibigyan mo siya ng alas. Pero yes, mag-donate, diba? Tulungan from donation. Temporary clothes, diba? Ganon, ganyan. Pag nasunugan kayo, mag-ask kayo help from your barangay, diba? And then the city would assist as well. So, depende rin yan kung nasaan ka. So, on other places, may insurance talaga. So, number 18. Darating na ang truck. Yan ba yung, yan talaga yung talaga, Tagalog ng truck? Nahihirapang magdala ng maraming sako ng basura ang janitor ng paaralan. Ano ang iyong gagawin? Titingnan ko siya, sisigawan ko siya, tutulungan ko siya, hihintayin ko siya, tutulungan ko siya, yun na lang siguro. Pero sa totoo lang, mga janitor, kaya nila yan. You have to respect their job. At saka hindi lang naman nag-iisa yan, diba? Dapat on pair or madami yan sila kasi sila rin ang tutulungan. Baka makontaminate pa yung bata sa basura. Anyway, number 20. Maaga kang nakauwi ng bahay. Nakita mo, ano ba naman to? Walang space. Oh, nakita mong abala ang iyong nanay sa likod bahay. Sa likod ng bahay. Pagpasok mo ng kusina, nakita mong madaming hugasin. Ano ang gagawin mo? Papasok ako ng kwarto at matutulog? Hihintayin kung dumating aming guro? Ha? Kusa kong hugasan ang mga hugasin. Sabihin ko sa aking nanay na po may pupuntahan ako. Ayan, hugasan mo na lang yung hugasin. I mean, madali lang naman yan. Number 21. Nauna kang pumasok sa silid-aralan. Ayan, blah. Nakita mong madumi pa ang loob. Ano ang gagawin mo? Cleaners ka? Cleaners? Sinichok lang. Pero yes, mag-help ka na lang mag-clean, di ba? Ang kusa ako maglilinis ng aming silid-aralan. O ayan, kusa. Letter C. Yan na lang dapat. 22. Sa labas ng simbahan, marami kang nakitang mga batang lansangan? Hindi, never mind. Mga bata sa lansangan ang nanlilimos. Ano ang gagawin mo? Tutuksohin ko sila, pagtatawanan, mag-iliw ko silang kakausapin, bibigyan ng limos, walang tamang sagot. Kasi hindi mo dapat sila bibigyan ng limos kasi masasanay rin sila. So, yung bibigay mo, pagkain. Kasi hindi natin alam kung ano yung gagawin ng pera. Anong gagawin nila sa pera, diba? At saka, sino yung umuutos sa kanila? Baka kunin lang ng parents. At saka, bilhin ng inumin. So, best choice is bibigyan sila ng pagkain. Letter C. Or di kaya i-report sa hindi nag-handle sa mga bata. DSWD? Oo, kasi i-report yan yung parents at saka aalagaan ng mabuti yung mga bata at saka makapag-aral pa sila. Okay, number 23.
may palatuntunan sa inyong paaralan. Punuan na ang bulwagan. Wala kang mapwestuhan. Nakita mo ang halaman. Ano ang gagawin mo? Ha? Sa halaman ako pupwesto. Sisigaw ako sa gitna. Hanap ako ng magandang pwesto. Palalayasin ko ang mga nanonood. Nakita mo ang halaman? Ano ba yan? Wala namang connection. Ayan. Kung madinig ninyo, may siren. Okay, anyway. So, walang connection na nakita mo ang halaman. So, anyway, yung best is, hanap ako ng magandang pwesto na lang. Tatayo ka, di ba? Or di kaya maghanap ka ng friend. At saka mag-share kayo ng seat. Pwede naman yun pag maliit lang kayo. May kaklase kang pilay na nahihirapang umakyat ng hagdan. Ano ang gagawin mo? Tutulungan ko siya, di ba? Aalayan ko siyang umakyat ng hagdan. Oh. Nawala yung letter B, nawala yung letter D. Kalimutan kung sino yung gumawa nito. So, letter C. Aalayan ko siya. So, number 25. Tapos na ang inyong klase at lalabas ng silid-aralan ang guro. Ano ang sasabihin mo? Paalam na po, mahal naming guro. Yun, paalam na po, ma'am. Ingat po kayo, ma'am. Letter B. Okay, number 26. May palatuntunan sa inyong paaralan. Nauna kayong dumating kaysa sa mag-aaral sa kindergarten kaya kayo ay nasa unahan. Napansin mong nahihirapang manood ang pinakamaliit na bata sa inyong ikuran. Likuran siguro? Anong hakbang inyong gagawin? Magpatuloy ng panood at huwag pansinin? Nope. Sabihan ng batang maliit na lumipat ng pwesto. Pagalitan ng bata, huwag magpapahuli sa susunod. Lumipat ng ibang pwesto, makapanood ng maayos ang bata. So, pwede lumipat ng ibang pwesto upang makapanood. Siguro pilitin ito. So, mali yan. So, sabihan ng batang maliit na lumipat ng... Hindi specific. So, yung best option is i-invite mo yung batang yon na magpalitan kayo ng pwesto. At least kasama yung mga kaibigan niya, di ba? Sige, ito na lang. Lumipat ka na lang ng pwesto. Kung ikaw yung mataas, ikaw na lang lumipat. Taas ka naman. So, 27. Bumibig ka sa loob ng inyong silid-aralan ang kamag-aral mo. Nagkataong may nalimutan siyang linya ng tula. Kung ikaw ay nanonood, ano ang gagawin mo? Pagtatawanan, una pa lang umali na. Tatahimik ako at hintayin maalala niya ang tula. Sabihin ko siyang umupo na, ako na lang ang tutula. Aba, wow. So, I think... letter B na lang. Tatahimik lang siya. At hintayin maalala niya ang tula. O, di kaya tulungan mo. Uy, may nakalimutan kang line. Ito unan, di ba? Hindi naman yun. Number 28. Ang isang kaklase mo ay medyo may diferensya sa paglalakad. Maikli ang kanyang paa. Maikli ang kanang paa niya. Ano ang dapat mong gawin? Aalalayan ko siya sa paglakad. Gagayahin ko, bad. Pagsasabihan ko siyang bilisan niya, bad. Uunahin ko siya sa paglalakad, bad. I think aalayan. Unless ayaw niya magpaalalay, di ba? Pag sanay na siya, uunahan mo na lang siya maglakad. O di kaya sabayan mo yung pace niya. Ano ba naman to? Anti-realistic minsan yung options. Sa values. Tapos na ang inyong Tapos na ang inyong kaklase. At lalabas na ng silid-aralan ang guro. Ano ang sasabihin mo? Paalam na po, mahal na po. Parang naulit to. Paalam na po, mahal naming guro. At syempre, and paalam na rin classmates. Yun dapat. Parang naulit ito. Number 30. Nakita mong napapagod ang iyong guro at marami pa siyang ginagawa. Ano ang gagawin mo? So, mag-iingay ako. Susundin ko ang itinapagawa niya. Magkakalat ako sa loob na sila. Maglalaro. So, nakita mo napapagod ang iyong guro. So, susundin ko ang mga ipinapagawa niya, di ba? Kung may something na gagawin sa board,
So this is file submitted by a Dep Ed Club member. All right. So this is edukasyon sa pagpakatao grade 2. So second periodical test. Subscribe to Pinoy Liit. Subscribe and like.